Dito masarap mag-jogging. Bibili sana ako ng taho. Kaso 50 ang laki-laki. Hindi ko mauubos. Kakakain ko lang eh. Sayang. Ayan, ang dami nagja-jogging. I mean, may mga nagja-jogging. Sarap kasi dito mag-jogging. Medyo mas okay ito kaysa doon sa unahan. So, ganito kaganda yung Burnham Park. Ang ganda ng mga flowers. Ayan tayo sa ilog, pero hindi tayo sasakay. Ayan. Kapag gusto nyo magbangka, dito ang inyong destinasyon. Ayan. Tsaka kayo magbabayad. Tapos yan. Yung mga bangka nila. Ayan yung favorite ng mga bata. Yung swan. Nakapagbangka na rin kami dito. Talagang sinadya ko nung pumunta dito para makita nyo. So yan. Ito yung Burnham Park Lake. So yan. Ewan ko magkano na yung rent. Mga turista. Ayun yung SM guys. Tuktok ng SM. SM. Akyat tayo dyan. Masyal yung mga anak nyo. Ayan yung kunin nyo. Kasi mas ma-appreciate nila yan. Swan. Maraming kainan dito sa Burnham dyan. Mga lutong bahay. So yan. Kitang kita yung SM dito. Ayun, mag-aarke lang ng bike doon naman. Yan. Init ng suot ko. So yan. Kung mag-aarke lang kayo ng bike, dito siya. Pandang ibabaw ng ano, Burnham. So may mga hotel dun sa taas nito na mura lang. So yan daw yung nagbabay ko. Hindi pala canteen yung kanina. Bike pala yun. Dun pala yung canteen sa loob. So yan guys. Okay. Yung kayo magbike. Dito tayo. Balik tayo dito sa lake. God, ang init ng suot ko. Malamig siya dito. Pero since naglalakad ka, pinagpapawisan ka syempre. Ay, tangan.
So, back to the lake. Kasi papunta na tayo ng SM. Saka ko na kayo ipapasyal sa grotto at saka sa iba pang pasyalan. Oh, may nagsusumba din dito. Meron naman mga isda na ano, maaraw na. Mga isda na buhot. Kinuko po. Umiyak na ako agad. Lalaglag na yung pants ko. Let's go. Tingnan natin sila. So yun na yung lake. Ay, meron pa rin dito. So pang-apat na to. Kasi meron doon kanina sa unahang-unahan, hindi na natin pinuntahan.
sarap sumali. Kung nararamdaman mo yung, alam mo yung pinagpapawisan ka pero ang lamig ng pakiramdam mo. Ang alam ko yung SM dito walang aircon kasi nga malamig na. Guys, yung cathedral. Mataas yan. Pag inakyat natin, kaya-kaya natin. Concentrics. Yan yung una kong company. Call center. Ganda ng pwesto nila. Malapit sa SM. Pagkasweldo, shopping agad. Ang saya-saya. Ang circle ng paket ng SM. Ayan yung SM. Sa taas. So, yung ating terminal ay dyan. So, mamaya dyan tayo sasakay. Ming! Di ba ang babait dito ng mga polis pati mga driver talagang magbibigay ng way sa pedestrian. So yan. So yan guys, marami din hotel dyan malapit lang sa SM. Maraming matutulugan dyan kung mag-overnight kayo, mamamasyal sa Baguio. Ang alam ko sa baba niya, nandiyan na rin yung Victory Liner Terminal. O, dyan sa likuran yan. So, yung SM. Magpahinga lang tayo. Oh, God. Wala lang yun. Naglamieda si Doray the Explorer sa SM. SM Baguio. Sarado pa. Early bird ako ngayon. Siguro nakatoka ako ng worm kagabi. That's why I'm on early bird today. Charot. Tayo galing sa pinakababa guys. Tapos yan, umakyat tayo dito sa SM Baguio. Ito mga restaurant to eh. Sa harap. Ang telescope nila sa kabila. Para makita yung mga view. Mamaya punta tayo. Ganda no. Tapos ganito yung atmosphere. Tapos ganito ang klima. Wow, ang sarap. Kahit pinagpapawisan ako. Okay lang. Kasi ang lamig-lamig niya. So yan. So, nandito tayo sa harapan ng SM Baguio. Nag-aantay magbukas. 10 pang bukas. 7 o'clock pa lang, guys. Maria Santissima. So, anong gagawin ko dito? Uupo. Buti na lang malamig. Dito ako nakaupo sa bangketa. Ayan. May baba ng Baguio. Ganda naman dito. Ayan o. Sa ilalim ng pine tree ako nakaupo. So guys, dito nagtatapos ang part 4 ng ating trip sa Baguio. Abangan nyo ang part 5. Sa Mind's View naman tayo. Sa mga bago sa aking channel, please don't forget to subscribe. Thank you guys for watching. See you again on my next video. Bye!